Muna, in that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves or the images. In that day shall his strong cities be as a forsaken bough, and an uppermost branch which they left because of the children of Israel, and there shall be desolation. Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and shalt set it with strange trees. The day that shalt thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou make thy seed to flourish, but the harvest shall be a heap in that day of grief and desperate sorrow. Woe to the multitude of many people, which make a noise like the noise of the seas, and to the rushing of nations, that make a rushing like the rushing of mighty waters. Nations shall rush like the rushing of many waters, but God shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind. Sabay-sabay. Behold, at eventide, trouble, and before the morning, he is not. This is the portion of them that spoil us, and the lot of them that rob us. Let's pray. Lord, mga salamat sa iyong salita. We pray na so continue this, Panginoon, na mapakalaman ng ibang team na ulit. At I pray, makuha namin yung mensahe, Panginoon, makompleto namin to Lord, especially yung mga alagang application dito, Lord. Makuha namin maintindihan at sa puso, Panginoon, yung lesson ay apply. At magkaroon kami ng tamang paggalang, takot sa inyo, Lord. Unlike, Panginoon, nakikita namin sa libutan. So, preserve yung mga bawat isa. Patuloy kami sa gawain ng mga kalooban. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, nanayin dito nga sa ano. Kahit doon ka kay Ray, no? Aiden. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayon, nasa Isaiah 17 na tayo, no? Review tayo, ha? Ay, may time naman tayo. Kung sino sa inyo naka-kompleto na ng ano? Isaiah. Minsan gusto kong mag-topic ng iba sa Thursday para sa iyo. Sabay, karamihan naman dito. Si Ren, anong bahala kong ba rin? Nasa'yo naman yan eh. So, pray ka lang namin. But 7 na iba kasi inahati ko, no. So number 1, chapter 1A is reason with God. Then restore thy judges wherein as a man accounted of. So habang i-review natin to, sana makita niyo yung ano, yung mga past, yung pinaka-context ng Isaiah. Naaalala niyo pa yon, mga yan. Then Jerusalem is ruined. So judgment sa Jerusalem. So Israel. And then chapter 4 is for them that are escape of Israel. So yun yung topic dyan, yung ano, subtitle, purged by the spirit of judgment. So hindi lahat ng Israel naman ay gagapiin, may matitira, makakaligtas, makakaalpas. Then burning anger over the favored that's gone wild. So sa Israel pa rin yan. So pinaburan sila, minahal sila, alos na spoil nga sila, manda mali sila pa yung ano. So kaya galit ang Diyos sa kanila. Amen. Sa panahon natin ngayon, may idea na ganyan among Christians na sa mga Israel, parang ano nila, hindi nila ginagalaw. Yung Israel ngayon. So ano yan, matindi. Kahit mga pasto, kung sabihin mong ganun. Meron na silang ano eh, meron na silang meron na silang ang tawag dito, spill or response na pare-pareho eh. So parang untouchable. Alam nyo, untouchable.
Sino bang untouchable dito? Yan ba? Yung papagalitan mo lahat siya, hindi. Anong, ano? Special, exemption. Paborito, yan. So kaya inaadal natin to para hindi kayo maalapit doon. Hindi ibig sabihin, kasi nagtitingin-tingin din kayo sa internet, di ba? Makapa-amen-amen pa kayo sa post na kung sino. Ganyan yung namamalagi sa utak ng iba na yung Israel special. Special naman talaga. Hindi lahat na special, maganda, di ba? So dati, especially, okay sila. Pero yung kaya inaaral natin to eh. Kaya galit ang Diyos sa kanila dahil sila pa yung nagloko. Yan, so sa chapter 5 po yun. So sa 6, yan yung famous calling ni Isaiah, no? Lo, this a touch thy lips. And then sa 7, famous chapter din about Jesus. The Lord himself shall give you a sign, believe it. And then sa 8, okay, so parang re-preach ko to ng aking previous last sa diadem tsaka dito, among my disciples. Sa 9a, light and peace when Jesus rules. So yan po yung pahaging, no, foreshadowing sa millennium, which is marami sa Isaiah. And then sa 9b, but God's hand is stretched out still. Okay, yan. Galit na galit siya. Then sa 10, is punish the wicked and proud ruler. So ito yung paulit-ulit na team. Pero nag-focus naman siya sa mga ruler. By the way, baka si Tagli daw maging pope. Napahig ba kayo? Natang pakailam doon. Pero mas delikado tayo sabihin. Yung mga pwersa ng demonyo na pupunta dito. Grabe yung panatik po yung mga yan. No? Kanina na naman, witness na Flores de Mayo ba yan? Dati hindi nagtatanong dati yan. Ngayon, lagi ako nagtatanong, ba't may ganito ba? Meron din dito. Kaya may itulo kanina eh. So, ba't tayo napunta doon? Yan, so kasi yung mga wicked na yung ruler, damay-damay na yan. Kaya minsan naaawa ka din eh. Wala kang kinalaman yung mga bata doon, di ba? Kaso doon sila nilagay ng mga magulang nila. Bulag sa katotohanan. Ang daming ganun, effort nun, no? Di ba? Eh kung nag-soul winning na lang sila eh. Actually, alam nila yun eh. Walang kabagay-bagay pinaggagawa nila. So, anyway. Sa 11, seven spirits of the Lord Jesus. Lalala niyo yun? Sige nga. Ano yung seven spirits? Kahit isa. Magkaog na yun eh. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, understanding. Might ata yung isa. Balikan na nga natin. Wisdom, counsel, knowledge and the spirit of God. No, so, ayun yun, tinakil natin yun. And then, the Lord is my strength, song and salvation. Medyo nakafocus sa Panginoon, no? So, may wala pa yung kakabisaduhin, di ba? Sabi ko, maiksi lang yan, di ba? Hindi yan, Isaiah 12. Then sa 13, Babylon and the day of the Lord. Okay? So, judgment. Nabanggit yung Babylon. Then 14, of course, yung blown out. Okay? Mercy for the remnant, judgment against Babylon and Lucifer. Then last week, cry and destruction of Moab. So nag-umpisa tayo sa last week, kaya inaalala ko, pero nabanggit ko ata, no? Bakit napunta sa Moab si Isaiah? Kasi may style po yung mga tao na buwisit sa atin. Isa sa mga gawin yan. Bakit ba nung pakialam niyo sa ano? Mag-preach lang kayo lang ano niyo, yung pananampalataya mo, sarilinin mo lang 'yan, 'di ba? May ganung style yung mga ano. Eh tayo, hindi tayo ganoon. I mean, may mga time na hindi natin sila pinapakialam, mga ayaw nila, 'di ba? Pero pag sa labas lang naman tayo, soul-winning lang naman, hindi tayo mga ano diyan, 'di ba? Eh, yung ibang Baptist nga, nagtotoo ang papa eh.
Yun yung ayaw kong i-adopt kasi masam ba yun? Parang nakakabastos, di ba? Kailan ba natin pinag-aralan yun? So, hindi natin gawain yun. Pero yes, ginagalang natin yung privacy ng ibang tao. Pero soul winning, para sa kanila rin naman yun eh. So, kung ayaw nila, di wag. So, never na papay kayo sabihan kayo nun. Ibig sabihin ko lang, huwag niyong seryosohin ba? Sila yung may mali kung sakaling ganunin kayo. So, ang gusto ko sabihin dito, bakit si Isaiah pinipreach niya, nag-preach siya sa Moab? So, nasabi ko rin last week yun. So, ganun kasi din ngayon eh. Ngayon naman is, sinong bida ngayon? Damascus. Doon maraming lugar mamaya yung mabagitin dito. So, kaya tayo nag-preach tayo minsan sa iba rin para sa kanila para ma-warningan sila. Kasi again, kawawa naman yung mga taga-ibang bansa. Pinanganak na sila doon. Sabi, wala ba tayong concern sa kanila? So, kahit si Isaiah, meron. Amen? Nabanggit ko na sa inyo later, si Jeremiah, sa Ezekiel. Ganun din. May mga preaching sila sermon sa iba-ibang lugar na hindi naman sila sakop yun. Diba? So, para sa kanila rin yun. Okay. So, biblical po yun. So, dito naman, last time sa Moab. Anong special sa Moab? Di ba yung kay Lot? Ayun. So, later, nabanggit ko na sa last week, hindi ko na ulitin. Basta nung una kasi pinagbigyan ng Diyos yan eh. Hindi sila sinira agad lahat. Pero ginaya nila yung ibang nation, hinusgaan din sila. So, punta na tayo ngayon this week, sa 17, the burden of Damascus, naalala yun sa Babylon, ganun din, the burden of Babylon, then the burden of Moab, ganun din. So, ano yung nasabihin? Isa-isayin na natin. So, title pala ngayon, bago kong malimutan. Ang title ngayon is The Lot of Them That Rob Us. The Lot of Them That Rob Us. Sa Tagalog, yung lot po dyan ay hindi lupa. Alam niyo yan sa Bible, ilang beses yan na yung pag sinabing cast thy lot. Ano yung sabihin nun? Sila nagpupustahan. Pero ang tinutukoy na lot doon, yung parang paglalagyan mo, parang ganun. Imagine mo kasi pag ikaw ay nagusugal, okay? So, yung gagawin nyo na, again, tingnan nyo kung ano yung sabihin ng ano. Pag nag-cast lot sila, yung sabihin, ano kaya ang mapupunta sa aking portion? Parang ganun. May pag panalo ka, kung pustahan yan, sa'yo ikaw yung panalo. So, parang ganun ang pangit, ano dun eh. Inaalam mo kung ano yung para sa'yo. Pero ang mali sa kanila, of course, random. Pero, saan pag ginamit yung lot? Yun nga, kasi parang di mo ma-determine ano yung para sa'yo, yung gagawin mo yun para sugal. Pero actually, ang Diyos, siya yung namimili, di ba? So kaya, katulad nung nangyari sa Acts 2, di ba? Kay Matthias, kay New Testament na yon, so pinaktis pa rin nila yon. So ang explanation naman doon, obviously, maganda doon, di naman sila random people eh. Yung dalawang pinagpilihan nila, si Matthias at si Bar, ano nga ba yun? Barsabas Hustos, di ba? So, mga qualified din yung dalawa na yun eh. So, hindi sila random. Okay, huwag tayong ganun. So, pag sinabing lot ngayon, yun yung portion mo. Actually, ito na eh. Sa huli dyan. Sabi, this is the portion of them that spoil us. Parallel yun sa last. And the lot of them that rob us. Ito niyo yun? Yung portion, tsaka yung lot, pareho. And then yung spoil, tsaka rob, pareho din. Sa Tagalog, again, naulitin ko yung title natin, The Lot of Them That Rob Us, ito yung patutunguhan. Ito yung, tawag nila dyan, kahihinatnan at paglalagyan. Yung nasa utak ko. Ito mga, natalo nga, sino may yabang ngayon? Yung mga baklang producer na kahit anong, kahit sa DOH, di ba? Ganun na naman yan, pipilitin na naman kayo niyan, tayo. Kung papili tayo. So, ang lakas nila, di ba? Ba't ganun? Sa case nito, si Damascus, naalala niyo Damascus? Anong bansa yung Damascus?
Syria, okay? So naalala ko tuloy si isa yan sa nag-oopress sa Israel. Naalala niyo yung kwento na medyo binaligyan ko kanina kasi naalala ko yung si Hazael. Hazael. Kilala mo yan? Tapos ka na dun, di ba? Pero okay lang, di mo agad yun ma-recall, no? So ako naalala ko kasi si Elisha, umiyak siya nun eh. Naalala niyo yun, si Ben-Hadad ay king of Syria nung time na yun. Kalaban nila yung ba't pumunta si Elisha doon. Ganun kasi mga likod na Diyos, wala namang pakialamin sa politika. So, pumunta siya doon. Hindi ko malala kung bakit. Basta pumunta siya. Na-meet niya nga si Hazael. Yun yung pala yung maging next, magiging next na king. Hindi ako nagkakamali, anak yun ni Ben-Hadad. Anong ginawa niya? Umiyak. Bakit siya umiyak? Kasi nakita ni Elisha yung future na si Hazael nga yung tatalunin yung Israel. So, yung gusto ko sabihin yun kasi nalala ko rin kayo na naging kalaban din ni sino yung kapatid? Joab and yung kapatid niya, tatlo yun eh. Isa pinatay, si Amasa. Amasa Asahel. Si Asahel ata yung pinatay ni sino yung general ni Saul? Abner, the son of Ner. Yeah. So basta yung dalawang pinakamalas na general, si Joab tsaka si Abishai. Yung kalaban nila, Syria, and then kalimutan ko na yung isang kalaban nila. Basta may kalaban sila. Kaya yung Syria, lagi nabanggit niya sa Bible. Kalaban nila yan. And then yung ano rin, yung first time na nabanggit yung Jew. Yung si Remalaya, di ba? Si Pika, the son of Remalaya, ayun yung anak mo, ayun yung Israel. And then si Rabshak, yeah. And then, hindi pa si Rabshak yun. Basta yun na yun. Tingnan natin. Second Kings or First Kings? Second Kings. Dito yun. Yan. Rezin. Okay, sa iba pa. Mama. So, yung Syria po yung kalaban nila yan. So, balik tayo sa ating text. Isaiah. Itong panahon po nito ni Isaiah, halos alam ko, natalo na po yung northern part ng Israel. So, kilala nyo na po, naalala nyo, Damascus, Syria, Syria, Damascus. Hanggang ngayon po, yan ang capital pa rin ng Syria. Kailangan banggitin ko to, background muna, kasi sabi nila, yan daw ang oldest city sa buong mundo. Can you imagine? Pero mamaya, makikita natin dito, sumpa ang binigay sa akin ng Diyos. Sa inyong naaral ko rin dito, pambira, ba't buhay pa to? Sinumpa siya dito. Pero makikita natin ngayon yung pagkakaiba niya sa sumpa, katulad sa Babylon, na sabi doon, wala nang talagang titira. Sa Sodom and Gomorrah, wala nang titira. Dito may nakatira pa eh. Nangyari. Nagbigyan sila. Parang ganun. Okay? Ano pa yung sikat ng Damascus? Of course, yung kay Paul, no? The road to Damascus. So, ibig sabihin, buhay yung Damascus na yan. Nasa north po yan ng Israel. Okay? So, from that, isa na natin, ano yung sumpa sa kanila? Ano yung mangyayari sa kanila? Nung sinabi ng Diyos, ano mangyayari? At pinabatid din naman sa kanila, Isaiah. Yan. Sabi dito, the word of the behold, Damascus is taken away from being a city. And it shall be a ruinous heap. Okay? Yung mga tandaan nyo yung mga yan, ha? Ruinous. Pag sinabing ruin, sira-sira, di ba? Ngayon, ang tawag sa mga, pag may nakita ka doon sa Greece, yung mga iniwanan na lang doon, ruins ang tawag doon, di ba? Parang may building ata dito dati. Yan, kasi may ruins ang tawag doon. So, pag heap, sa Bible is, ha? Alam mo yung Java heap? Sa amin. Ibig sabihin lang niya, parang heap is, ganyan. Parang kumpol ng kung ano. So, maaaring dumi, o lupa, ano man yan. Mag-heap, ganyan, diba? Heap upon heaps, ibig sabihin.
nagpatong-patong mo. Okay, hindi masama yan, pero pag ruinous him, sabihin, talagang nasira yun. Tapos, may nanatili kaso, sira-sira. Okay? Kaya pag binasa mo yan ulit, behold, Damascus is taken away from being a city. So pag sinabi mo city, maraming tao, maunlad. Yan po yan eh. So pag inalis yung pagiging city mo, ano ka na? Dito San Mateo, di pa to city, no? Town pa lang. Pareho lang din yun, pero pag city, talaga maunlad. At medyo maayos yung pamamalakad. Kaya may sarili yung budget, no? Ganon, yung sabi, maayos. So pag sinabing Damascus, ito yung sabi ng city, may sira sila. Okay? Okay, so kaya nga, pero sabihin ko na agad, kasi nga, ngayon, hanggang ngayon, meron pa rin Damascus. Kasi anong yung sabihin nun? Tingnan na lang natin. Ngayon, may mga ibang lugar pa dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin kailangan ano to. Kasi ni-research ko na. Hindi rin nila alam exactly. Pero definite, mga lugar to na uhusgan din ng Diyos. Sabi dyan, the cities of Aroer are forsaken. So, hindi lang isang city. Maraming city sa lugar na yun. Aroer. They shall be for flocks. Ano na daanan din natin yun. Di ba? Sinong maninirahan pag wala na yung mga tao? Yung mga hayop na, which shall lie down and not shall make them afraid. Ibig sabihin, magkakaroon din ng kapayapaan pero ubus na sila. Okay? The fortress, yung fortress is ito yung parang fortress. Ano yung fortress? Fortified, matibay. Yan po yung mga tawag nila sa lugar na especially kahit naglalaro kayo ng ano, di ba? Nag-umpisa yan sa ano. Lala ko pala yun. Una, parang town, parang ganun. And then, dadami yan. Lalakas, magiging fortress, magiging castle. Ganun yan. Habang umuunlad, tumitibay, dinedepensahan nila. Okay? Pag sinabi fortress, isa yan sa mga form ng mga city na by the way, sino hindi pa nakapunta ng ano? Saan tayo puntahan? Napunta mo na ba? Okay, doon. Pwede kumain doon. Anong tawag doon? Intramuros. Sino hindi pa nakapunta sa Intramuros? Napunta na kayo? Hindi pa. O yan, makikita nyo. Tara, makikita nyo kung ano yung fortress. Yan. So, ang hirap nandito tayo nagkakintindi yan eh. Pero nakikita nyo rin naman sa ano yan, di ba? Yung fortress daw shall cease from Ephraim. O, ba't nabanggit si Ephraim? So, kasi po, si Ephraim po yung pinakamalakas na tribe sa north, no? Diba? Nabasa yung Bible niyo laging bakit si Ephraim? Pero tinutukoy niya yung buong Israel, yung 10 tribes. The fortress shall cease from Ephraim. Sabihin, hihina siya as a kingdom. Okay? And the kingdom, kinukumpara ngayon yung Damascus sa kanya, kingdom of Damascus din, kanina city lang, pero ganun din yun eh. Pag capital mo, nung bansa nyo, nung kingdom nyo, anong mangyayari daw? In the remnant of Syria, they shall be as the glory of the children of Israel, say the Lord of hosts. So kinukumpara sila kasi nga Israel, dating malakas, ngayon mahina na, iba nga nasakop na eh. Okay? So nakikita nyo kung saan pupunta to? So basically, sumpa. Dati silang malakas, manghihina. Sino yung alam nyo malakas dati nang hina ngayon? Basahin nyo lang yung history book nyo. Huwag kayong tatama rin dyan. Sino yung mga sikat ng ano? Na civilization? Egypt. Diba yan ang biblical na napakalakas hanggang ngayon? Lagi sila yung ano, diba? Mga conspiracy pa kasi karang ginawa doon ng alien. Yan talagang advanced sila eh. Walang alien, okay? Magaling din. May mga lost technology rin doon. Kasi yung glory nila, gano'n, napakayaman nila. Ngayon, nasa na sila? Museum na sila. Diba? Ano pa, yung malakas dati? Ha? Babylon, ano pa? Lahat basically, Greece, Israel, ha? Russia, diba? May time na napakalakas ang Russia, ano pa? Japan, Japanese Empire, ano pa? China.
Yung China, hindi nung lumakas ng gano'n na ano eh. Mongol, yun ang ano, nakaka ano. Pag pinag-aralan nyo, kung alam nyo si John Wynn, di ba? Yung crash course history nila. Yung Mongols lagi yung exemption kasi dami nila na-accomplish, hindi na-accomplish na iba. Kaya hindi natin pinag-aaralan masyado, ano? Pinag-aaralan nyo na ba yun? Mongolian. Ngayon, nilolo ka na ngayon pag mukha ka Mongoloid. Iba pala yung Mongoloid. Mongolia. Anyway. Yan. So, ang lakas din nun. So, ngayon, wala na. Andun na lang sila. Hindi na sila nakalabas dun. Diba? Sino ba? So, lahat po yan, no? Germany. Diba? Lakas nun dati ngayon. Nasaan na sila? Mayaman pa rin, pero hindi na sila makaporma. Kasi, marami mga sanctions sa kanila. So, ganyan po yan. No, sa inyo, para makarelate yung mga bata. Kaso, bata pa rin ganyan. Hindi nyo maaaring alam. Kung meron kayo maangas na ano dati, na mga bully, lalo na pag yan, yung mga maliliit, iba, may mga taong maliit nung kabataan, tapos pag laki, mas malaki ka na sa nang bubully sa'yo, di ba? Ano ka ngayon? Di ba? Iba naman, dati siya yung top one, yung naungusan mo or something. So, ano po yan? Biblical principle po yan. Ganun talaga, kaya huwag tayong mayabang. Amen? Kahit spiritual life po, no? Ganun din. No, huwag kayong magyayabang. Tuloy lang. Be humble. Ano yung nagagawa mo sa Panginoon? Di, gawin mo lang na mabuti. Amen? Tuloy natin. And in that day, it shall come to pass that the glory of Jacob shall be made thin. Ayan na. So, hindi sinabi actually dito, kaya tingnan ko na nga. Kailan ba si panahon ni Isaiah? Isaiah, sino yung kapantay niya sa Israel? May time naman tayo, amen? Assyrian Kong of Israel. Manigurado lang. Assyrian captivity. So makita, tandaan niyo po ha. Yung year. Sargon, yan. 701 BC. May 700. 701 BC. Yun yung ano nila. Tingnan natin yung time ni Isaiah. Ano yung sinabi ko? 701 BC. Okay. Si Isaiah ay... Hindi na ka, walang ano. 7th century BC. So, halos kasabayan. So, yun nga. Halos ano to. Kumbaga, katatalo pa lang nung Israel. Kaya fresh yan sa kanila. So, sa atin kasi hindi natin alam yun. Inalam ko ngayon. So, yung Israel, nakakasunod ba yung mga bago? Yung Israel, nahati. 10 tribes sa taas. Baba, Judah. Na Benjamin. So, unang nasakop yung north ng Assyria. Hindi lang natalo yung Judah and later yung Babylon yung nag-conquer. So, pero 200 years bago makonquer yung Judah. Is that the fortress? Oh, nandiyan. Tapos tayo dito. Yan, kaya sabi dyan, in that day it shall come to pass that the glory of Jacob shall be made thin. So, yung kanyang kasikatan, glory, magaling. So, napansin nyo dito, kaya siya sabi ko kanina, may Damascus pa rin eh. Ibig sabihin, hindi nang sinabing patay sila lahat. Hindi katulad ng Sodom and Gomorrah. Hindi si katulad ng Babylon. Pero ikaw, kahit ikaw, kung dati kang mayamang, kunwari, diba, may kilala akong ganyan eh, yung ano ko. Ayun, ba't kinakwento sa akin? Pero sige, yun ang totoo eh. Kwento ng buhay niya, mayaman sila dati. Kasakit yung nanay niya, wala, naubos.
Gusto mo ba yung ganun yung buhay mo? Or gusto mo pag ganyan at least eh. Di ba? Pero ganyan ang kwento-kwento ng mga pamilya talaga daw. Ganun. Pag hindi, napabayaan yung ano po, pag napabayaan yung buhay. Kasi nga, pag yung matatanda kasi, iniisip na lang yung mamatay na siya eh. Amen? Kaya nga, tuwa tayo kay Daddy. Saya din siya eh. At ginagamit ang Panginoon. Amen? Ba't ba ako napunta doon? Ayan, so yung mga pamilya, kahit yung mga kumpanya. Yung maganda kasi kumpanya kasi ngayon na namumunuan dyan, hindi na katulad dati na pa may pamilya lang eh. Kaya mapansin niyo yung mga kumpanya ngayon, nagtatagal yan ng napakatagal. Sa amin, napakatagal na rin nun eh. LDT rin, napakatagal na. Ay, hindi pa. Siya na ba nag-umpisa niyan? Nabili niya. Okay, so bakit siya na napapanatili nila yung kasi naalagaan. Pero kahit yung mga sino pinakamatagal na kingdom, lala nyo. Yung Mongol, saglit lang pero napakalaki. Pero biglaan din. Yung Greece, ganun din, di ba? Kay ano yan, Alexander eh. Ha? China naman kasi, iba-ibang dynasty rin. So nawawala eh, nawawala yung prominence. So again, nabanggit ko sa inyo yung pamilya nyo. Dati na-enjoy mo, Jollibee-Jollibee lagi, kahit anytime, di ba? Labas-labas. Di ba? Parang may-ari nga ng bahay na to. Ganun daw yung kwento, yaman nila. Tapos biglang ganun. Nakakalungkot. So, yun ang gusto kong ma-realize natin, pwedeng gawin ng Diyos sa atin yun. Amen? Nagyabang ka, ginawa niya pa ulit-ulit dito. Amen? At may nakita rin tayo isang pamilyang gano'n, ang hirap din. No, huwag saan mangyari sa atin. Okay, so yan yan ha. So dati silang malakas, namayat. Di ba pag nakakita ka pa ng taong namayat, nakatuwa ka. Depende kung nag-exercise, di ba? Di ba pag nagkasakit ka, slim na slim ka ngayon ha. Inabati mo, yung pala nagkasakit na. And the fatness of his flesh shall be waxed lean. Pareho lang po yung pag sinabing lean. Sa atin, ano yan eh? Sexy, lean. Pero yung sabihin niyan dito, payat din yung lean. Okay? It shall be as when the harvest man, ito naman, ang daming ano dito eh, talinhaga na para pwede natin pagawa ng aral. Ano pa, gano'n sila kalungkot? Ito, nag-harvest naman. Ang sarap mag-harvest ba? Sa halahala, nakikita lang sila dun, di ba? May sweldo, yan. Yan ang madalas sa ano eh. Uy, sweldo na naman. Sabi ng iba, dumadaan lang sa pala. At least may dumadaan. Yung iba, wala eh. Kaya still, parang nakakalungkot pa rin, di ba? Sweldo ka ngayon, yung utang mo, binayaran mo dun. Wala nang natira, Stephen. Di ba? Yung iba kasi mag-iinom pa. Wala talaga. Kaya nakakatuwa sa akin ako, pag isa, pag ganun din, wala na. Nangyari. Ang ano ko na lang, ang tawag dito, ang tawag doon ba yung palubang, hindi palubang. Hindi lubag loob yun, yung encouragement ko na lang. Kasi si Bad eh, pag nakikita ko si Bad, ganyan. At least nagamit mo na sa Panginoon, di ba? Wala nang hard, nasa na yung pera ko, di ba? Hindi kayong ano, di ba sineshare pa sa Facebook eh. Alam niyo yung meme na ano? This is how my parents think of me. Maraming pera, di ba? And then this is how my friends think of me. Marami din pera. Actually, wala. Ganun. Facebook nga minsan. Yeah, so nag-harvest siya. Gathered corn and reaped the ears. So nag-ani siya. Sarap-sarap, no? Ma-ani ka. And shall be as he that gathered ears in the valley of Rephaim. So sinresearch ko rin po yan. Parang wala naman makitang correlation. Basta isang lugar yan. Madalas na banggit po yan kay David. Napunta siya dyan. Pero nung tinignan ko itsura mismo ng valley, parang ano, mahirap yung lugar. Yung sabihin, mahirap, parang ano,
hagdang-hagdang palayan, parang gano'n, valley kasi. Then, kahit yung itsura niya ngayon, parang hindi masyadong vegetated. Okay? So, yun na lang sabihin ko mo sa lugar na yan. Yet the grapes shall be left in it. So, at least merong natira. Sabi dyan, yet the gleaning. Alam niyo yung gleaning. Sa ginagamit yung word na glean. Parang umaani rin yan, pero sa Bible, ginamit yung gleaning, ibig sabihin niyan, hindi na ganun karami. Naalala niyo yung mga mahirap, ang rule sa kanila is, pag umani ka, huwag mo nang balikan, huwag mo nang sobrang ubusin. Okay, naalala yung si Ruth? Yun, ganun. So, para rin sa mga mahirap, yun ang sabi. Diba? Para sila na yung mag-glean. Yan. So, hindi masama yun, pero tuwa na po yung mga walang-wala. Ngayon sabihin nun. So, may matitira pa rin. As the shaking of an olive tree, 2 or 3 berries on the title naman. Ganun din. Pag pag mag-aani ka ng ano naman, puno. Sino yung unang maaani dun? So, lalo na yung dati, yung mga sa baba. Ngayon may mga makina na ngayon na paano na na, ano yun, galing eh. Pero tama yun, kung sino yung mga nasa dulo, hindi na yung makukuha. Or hirap ng kunin. Kaya sabi dito, hinahalin tulad yung itong mga lugar, no, katulad ng Damascus na hindi naman sila ubos na ubos, pero still, para silang maghihirap. Amen? 2 or 3 berries, gano'ng karami yun. Konti na lang yun. In the uppermost bow. Okay, ano yung bow na yan, ha? Ah, sorry, bow. That is bow. Pag sinabing bow, parang malaking branch. Okay? 4 or 5 in the outmost fruitful branches thereof, said the Lord. So, may matitira, pero konti na lang. At that day shall a man look to his maker. So, ito yung magandang lesson dito. Pag ikaw daw, dumating ka nun sana, nanghihirap ka na, tapos nakita mo dati, maunlad ka, walang natira, di ba? Yung aking nagmamalaking kalamansi sa taas, ewan ko, wala na rin eh, kasi nakapabayaan ko, di rin na marunong. Dati, lakas mamunga nun eh. Ngayon, wala na. Anong gagawin mo pag ganun? Kaya dati kang malusog, nagkasakit ka, dati kang yung mga bata, minsan di nila alam kung saan nagagaling yung inakain nila eh. Di ba? Pero pag yan, nag-high school ka, sinasabihan ka na, college ka na, gatrabaho ka na, sinasabi, may expectation na sa'yo, naku, ako yung tatrabaho. So, ano mangyayari pag ganun? May mga learning ka, di ba? At least sa mga learning mo, ano, dapat. Dati ka maunlad, naghihirap ka, bakit ano nangyayari? Ito maganda naman dito, pag normal kang tao, okay? In that day shall a man look to his maker. Yan na yun. Magre-reflect ka na, pambira. Kaya lang pala ako may pagkain dati. Yabang-yabang ko ka. Kasi may nagbigay sa akin. Salamat sa Panginoon. May magulang ako, hindi ako tinapon. Kasi kapitbahay ko doon, tinapon yung anak nila or something. Diba? Kilala ba kayo ganun? Diba? Saan-saan pinupulot. Diba? Ang hirap nun. Imagine mo ikaw yun. Oh. Hanggang imagine, wag mong gayahin. So maganda dito, nakakilala sila ngayon sa Panginoon. Amen? Hindi natin sinasabi dito naligtas sila, hindi naman sinabi. Pero definitely, positive po yan. No? Tumingin siya una sa kanyang lumikha, of course, ang Diyos. And his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. Ang Diyos din yun. And he shall not look to the altars. Okay, so anong altars ba ito? So, kahit po yung mga sa pagano, altar din ang tawag nila dyan eh. Ibig sabihin niyan, tingnan mo, para malaman natin, ibig sabihin ng altars, the work of his hands. Ibig sabihin, pag natuto ka na ngayon, dati kang nagtitiwala ka, saan ba nagtitiwala yung mga mayaman? Siyempre, sa pera, connection, knowledge niya, di ba? Saan siya gumaduate, yung ganyan yan eh. Kaibigan, experience. Maganda daw nito minsan, pag ikaw naghirap, makakaalala kang tumingin. Kaya ganyan po yan. Kaya mag-soluin ito, iba-iba yung mga meet natin eh. Parang matansya mo agad kung nasa stage ng buhay ito, taon to eh. May mga matanda rin na magandang kausap kasi natuto na, di ba? Pero iba, mayabang.
Alam, pag mayaman, ganyan. Kaya nabanggit ko lang yung sa altars nga, ibig sabihin, parang nakikita ko dito, may time na nagtiwala sila sa kanilang, especially altars, ibig sabihin mga religious, ano nila to. Diba? Katingin, yung mga, sino mga mayabang na religion dyan. Unahan natin Catholic kasi sila yung laging laman na naman ng ano eh. Diba? Mayabang yan, pag sinabihan mo yan. Kaya nagsulputan ka lang kayo, ganyan eh. Kasi hindi naman nila alam eh. Pero pag yan daw sinubok, naghirap, sinubok ng Diyos, titingin sila, ano, ano bang pinagmamalaki ko itong ano, malaking church, ano ba to? Wala naman to eh. Alam niya rin yun, hindi naman siya maliligtas noon. Wala naman nagawa sa kanya yun. Amen? The work of His hands, ganyan yun, maganda yung pag ano, sa soul winning, di ba? Gamitin ka ng Diyos na pa-realize sa kanya, okay, mabait ka sa palagay mo. Okay, ligtas ka ba? Hindi. Anong nagawa nun para sa'yo? Neither shall respect that which his fingers have made. So, parallel yan, ha? Work of his hands, fingers have made. Either the gloves. Yung gloves po, madalas yan sa Bible, yung paulit-ulit po yan, yung mga Diyos-Diyosan. Nilalagay nila yung Diyos-Diyosan, yan, yung images, Diyos-Diyosan. Yung gloves, eh, nakapaligid dun. Pinapaganda nila yan. Diba, kaya dito dati, di ba, sinibago ko sirain dito. Hindi meron pang iba, inaalayan pa yan, lalagay decoration, di ba? Depende kung gano'ng kayaman yan, gano'n yung decoration ng Diyos-Diyosan nila eh. Kaya maganda dito, ayun, nakakilala sila sa Panginoon to some degree, ha? In that day, his strong cities be as a forsaken bough. So yun na, parang ano yung forsaken bough? Parang yung halaman ko dyan. Napabayaan na. And an uppermost branch, yung kanina. Hindi masama yung uppermost, pero tinutukoy kasi dito nga yung production, eh, no? Parang yung mangga namin yung sa likod, hindi naman sa amin. Tingnan natin, masayang na lang yan eh. Gusto mo ba ganun ka? Wala kang pakinabang. Nagbubunga ka, pero bandang huli, baliwala. Para mga mayaman na upunta sa impyerno. Men? Kasi mga yan, tapag sa edad kong ganito, tapag nakikita ko lagi yung mga kabataan, ang tingin ko sa inyo, pag-asa eh, sana. Ganun din kayo. Ang talino, pogi nito, ang ganda nito ngayon. Ilang taon lang, ganito na rin kayo. Ngayon, forsaken bow. Ano, okay, may branch doon ng malaki, pero wala. Inabayaan na, uwi rin sa wala. Which they left because of the children of Israel. And there shall be desolation. So, nabanggit yung Israel dito kasi nga actually, bandang huli. Ano yung title natin ulit? The lot of them that rob us. So, medyo sinumpa actually sila kasi sa ginawa nila sa Israel. Parang Babylon, alala nyo? Yan. Kaya nabanggit yung Israel because of the children of Israel. Yan. And there shall be desolation. So, papabayaan din yung Damascus, Syria. Bakit daw? Because thou hast forgotten the God of thy salvation. Sandali, ligtas ba yung Damascus? Kaya nga pinag-usapan natin ito eh. Kaya yan, nag-preach sila sa ibang bansa kasi ang kaligtasan sa lahat dapat ng tao. Kung nanampalataya sila, walang exemption dyan. At makikita natin dyan sa Babylon nga. Nabanggit sila last time sa Jeremiah. Ganun eh. May mga nakakakilala sa Panginoon sa labas ng Israel. At ganun din sa atin. Kaya sabi dyan, eh pag kinalimutan mo ang Diyos, ano mangyayari sa'yo? Ito, yung mga sumpa na to, basically. And has not been mindful of the rock of thy strength. Ano yung mindful? Mindful. Inaalala, hindi lang inaalala. Mindful. Laging iniisip, kumusta kaya si Ezzy? Kamusta na kaya ang Panginoon pala? Baligtarin natin. Ang Diyos ba, iniisip niya pa? Kasi dami ng pinafollow natin, hindi ko na silang makilala eh. Kaya kayo nakikilala ako kasi dito kayo eh. Pero na, pag naalala ko na lang, ito yung ginawa natin sa pamilyang to, di ba? Iniisip kaya nila ang Diyos sa palagay nyo? Yan. Pag hindi, nakalimutan mong Diyos kasi hindi mo siya iniisip, not been mindful.
Wala ka, sinabing rock of thy strength. So again, sa Isaiah sinabi yun. Wala nang ibang tagapagligtas, wala nang ibang rock, kundi ang Panginoon. So isa yun. So pag ang nagligtas sa'yo, tagapagligtas, hindi mo na inisip, tulad ng marami nating nakita rin, no, sa churches, kahit dito sa atin, ano nangyayari? Yung sinasabi natin yung mangyayari sa Damascus, sa pabayaan, malalaos, gihirap, wala yung blessing, yan. Therefore, shalt thou plant pleasant plants, and shall set it with strange lips. So, ang hirap itong pag hindi mo inano. Ano yung, yung slips muna? Ano muna yung slips? Kasi ang daming meaning ng mga word eh. Pero sabihin ko na lang. It's parang nadulas yan eh. Pero yun ang verb, no? Pero pag sinabing strange slips, pag gumagawa ka raw ng lip, slips, sorry. So, parang mga ano daw yan, mga... Lalo sa pag sa garden, parang... mga decoration, parang ganun. Pwedeng nakakadulas, pwede rin ganun, pwedeng sa parang ganun yung hindi ko na nga ulit. May time naman tayo, nainip na ba kayo? Patapos na tayo eh. Wrap up ko pa to. Slips or slip. Noun, ha? Noun. Ayan. Napakarami kasi yan eh. Ayan. Okay. A small shoot or twig cut for planting or grafting. Ayan. Okay. Definition, entry 3 of 5. Noun, ha? So, ang dami. So, ito yung pasok sa context natin, ha? Ulitin ko, a small shoot or twig cut for planting or grafting. So, sa modern, ano, ang tawag namin dyan, cutting, eh. Yan lang yun, eh. So, puputulang mo to, tatali mo sa iba. Anong sabihin ngayon ng strange lips? Kasi parang weird. Ano ba to? Yan. Kaya, hindi kasi tayo mga, sino plantito ba dito? Plantita. Wala yun. Pero iba pong mayaman, napaka ano nila yun. Ako medyo inaayos ko rin yung sa taas pag may time. Pero isa sa mga ayaw mangyari sa halaman mo, yung magmukhang weird. Kaya mamatay. Eh. May mga ano, yung mga ganun eh. So, pero ang context kasi dito, inaayos niya. Di ba? Pleasant plants. So, sa panahon natin, tawag dyan ornamental. Yung siya, pampaganda. Tapos, yung tubo, ang pangit. Ganun ang kinukumpara sila sa ganun. Amen? Ano mo maganda example na ano dyan? Sa ngayon, wala akong maisip na... maganda example na bansa na ngayon kahiyahiya na sila. Ano ba kayong nilala? Yung Greek na lang, yung may panahon na nalugi kasi yan eh. Tatamad na kasi ng mga tao. So nakakahiya sila pag pinag-aaralan sa history, sila yung pinakamagaling. Mas ngayon, ano na sila? Lugi. Nag-default yan, dalawang beses. Alam yung default? Parang pwede na silang alipinin ng mga, ano, mga bansa. Nakaka-relate ba kayo? Imagine nyo lang ganito. Ay, ito, naranasan nyo na bang manghiram ng pera sa iba? Masaya ba yun? Di ba nakakaya, di ba? Ako naranasan ko kasi parang hindi ko maalala. May ilang taon pala ako nag-aaral nun. Nag-atrabaho. Nakakaya, as in, nag-atrabaho na ako nang hiram ng pamasahe pa uwi. Hindi ko natansya yun. Nakakahiya. Di ba nakakahiya? So, ganun yung kinukumpara tayo sa ganun. So, basically, ang pangit, no? Kulay lang natin. In the day that shall make thy plant to grow, and in the morning, thou shalt make thy seed to flourish. Okay, ganun ulit, ha? Ganun yung idea. Pinapaganda mo, pinapaganda mo. Uy, gumanda naman. Kaso,
But the harvest shall be a heap in the day of grief and desperate sorrow. So kumita ka nga, nag-grief ka nga, pero malungkot ka. Ano nangyari yung pastor? Ay, naku. Kung bata-bata ka, medyo may hindi yung pamaintindihan niya, pero lagi sinasabi ni pastor nun. Illustration niya lagi dun yung may mga tao may sakit na nga. Mayaman ka, pwede kang bumili ng ano. Hindi mo makain kasi may sakit ka eh. Magkakasakit ka lalo. Yan, may mga diabetic. Ano pa, yung mga may ano. May ano, high blood. Diba? May pambili ka. Naglalaway ka lang kasi alam mo, pag binalatan mo yun, amay. Patay ka na, di ba? Ganun ang kinukumpara. Ang pangit, no? Umani ka nga. Hindi ko walang sinabing ano dito, pero ma-imagine mo, may grief and desperate sorrow, either, ito yung madalas, ha? Kaya yung mga anak natin, ayusin natin yan. Imagine mo yung anak mo, parang si Duterte. Sino yung ano niya? Yung mga si Sara tsaka si lalaki. Si Baste. Diba? Ito yung, hindi kumita si ano, Duterte. Sino makikinabang nun? Diba? So, nalulungkot ka kaysa ikaw ay sumaya. Nalulungkot ka. Yan, mga pastor din. Yan ang minsan, yun mo. Pinagpala ako nung atin ng Diyos, yung anak mo, pasira sa ministry. Diba? So, kahit hindi na lang anak ng pastor, kahit lahat kayo. May sorrow, kahit may blessing. Man, halo siya eh. Kaya, maano rin, nakakalungkot talaga. At nangyayari sa maraming tao po. Tuloy natin, bago wrap up. Woe to the multitude of many people which make a noise like the noise of the seas. Ayan na. Party-party, amen? Ang dami na tao mag-iingay. Ba't sila mag-iingay? Eh, nagyayabang po yan. And to the rushing of nations that make a rushing like the rushing of mighty waters. Inulit lang eh. Kasi pag napunta na ba kayo sa malapit sa dagat? Minsan nakaka-relax din yung ano, pero depende pag kumabagyo. At ginamit din sa Revelation eh, pag yung ano ng seas talaga malakas yan eh. Maingay. So yan, so sino mga nag-iingay ngayon? Yung may yabang yan, again, yung Hollywood, mabadi ngayon na naman. Next month na naman, no? May kalalagyan yung mga yan. Amen? Ito, parang dito. And shall be chased. Nagyayabang sila. Nag-iingay sila. The nation shall rush like a rushing of many waters. But God shall rebuke them. Amen. Yan ang pag-asa natin. Kasi minsan, gusto natin gumanti. Gusto natin gumaya. Pag naloko ka. Diba? Naloloko ka rin. Ganon. Hindi tayo dapat ganun kasi ang Diyos ang gagante. And they shall flee afar off, far off. So ngayon, dati yabang nila pag yung flee far off. Para silang ito, chase. Ibig sabihin, hinahabol sila ng kalaban nila. Ganyan po yan. Ito na pa yung nag-asapakan na. No? Kahit sa... kahit sa boxing, di ba? Minsan, pag sa umpisa yan, talagang... Eh, pag medyo nahilo na yan, tumatakbo na yan. Nakakita ko ang ganun eh. Kasi lakas pala ng kalaban. Di ba? Nasaan ang yabang mo ngayon? And like a rolling thing before the whirlwind. Nakakita ba kayo ng ano? Ano yung inihipa ng hangin sa deserto? Yung tumbling wind ba yun? Nakakita. Matutuwa ka pa rin pag tumatumbling ka sa hinahabol ka siguro. Nasuntok ka pa. Tapos tumbling-tumbling ka na. Diba? Ganun kinukumpara yung Damascus. And pwede mo i-apply yan sa kahit sarili mo, huwag nagyabang ka at sinigil ka ng Diyos. Last, and behold, at evening tide trouble. Pag sinabing, behold, tingnan mo! Yan mga mayabang na yan, pag dumating ang judgment ng Diyos, evening tide, gagabi na, may problema pa. Ano yung araw naman eh? Ano yung he is not? Wala na siya, either patay na or what. Amen? Wala lang si Joseph, sabi ni Jacob. Natapos yun ang ba, di ba? Sabi ni Jacob, for he is not. Tinutukoy si
Joseph. Ibig sabihin nung patay na, wala na, he is not, nothing. Kaya ganun din dito. Problema sa gabi, magsigan ng araw, patay na. Masaya ba yun? Yan ang sumpa sa mga kalaban ng Diyos. Kaya sabi dito, this is the portion of them that spoil us. Ayun pala yun. Yan ang kahihinatnan ng mga tao na alam nyo spoil. So, ninanakawan or inatalo tayo. Tapos, bandang huli, kukunin nyo sa atin. Yun yung sabihin nun. Ganun din yung Rob. Ninanakawan tayo. Kaya ngayon po, salamat nga dito sa Pilipinas. May freedom of speech to some degree. Kaya pinapangaral din natin yung huwag kayong, kasi pwede maging tanong na iba, basta bakit di natin kalabanan yung gobyerno? Ano ka? Aktivista? Naplano na nila yan eh. Alamin mo rin eh. Wala ka rin, ano, hindi mo pwedeng harapan. Alam na nila yan. At marami sa bagay, marami sa buhay natin ganyan. Katulad ng bagit kanina ng bully, abayaan mo lang mag-bully, magtiwala ka sa Diyos, may araw din yan. Amen? Ganun din yung mga politiko na yan. Ganun yung magnanakaw na yan, which is pareho pala, politiko, magnanakaw. At kahit sa panahon natin ngayon, malalakas ngayon, yung US, napakalakas. Minsan, binubuli rin tayo niyan. Yung mga policy yan na minsan, magtatanong ka, bakit? Ba't exempted yung mga Amerikano? Kung naalala niyo yun. Wala kang magagawa dyan. Pag may crime, may pum nakapatay na sundalo sa kanila dito. Sa palagay nyo, kukulong yung Amerikano dito? Hindi. Itatry yan sa bansa nila. Papaburan pa yan. Kasi ano yung bagay na nakakabwisis na ginagawa sa inyo? Tabusin na lang natin ba? Tapos na yung mga bakla. Pero ganun din yun, no? Sakit sa mata, ngayon na naman. Iba is pangit, talaga namamayagpag, no? Pati commercial ba naman ng McDo, kaya ganun, na ano ko yun eh. Hide. Nire-report ko. Para mabawasan yung ano. Sana ganun din kayo para alam nung... Ba't kaya nire-report to? Ano pa yung inagawa ano sa inyo? Kaya wala kayong problema sa buhay, no? Meron sigurado kayo, no? Meron. Nang bubuli, may paglalagyan yun sa Panginoon. Yun ba yung ano natin sa Tagalog? Yun na yun eh, no? Wala bang mas ano pa? Mas may araw ka din. Ginagamit yung pabangayin yun? May karma ka din. Karma, no? Makakarma din to. Hindi ko gusto yung karma na yan. Pero okay na rin yun. Yung term natin eh. Ah, bilog ang mundo. Ano yung medyo harsh? Ano sinasabi niyo? May araw ka din. Ano pa? Ha? Babalik din sa'yo yan. Ha? Ang Diyos ang bahala sa'yo. Wala tayong magawa eh, di ba? Kabrad, binangapi ba sa'yo? Wala. Wala po ngayon. Kaya Jun, wala naman. Ikaw, Bud? Rain, wala na. Naubos na rin, no? Ayan, ito yung mo, di ba? Huwag mong iano sa sarili mo. Huwag mong sisisihin sarili mo. Kasi ganyan ang style ng mga yan. Iaapihin ka. Tapos saka ka nila i-observe. Ano, nabibreak ko ba siya? Ganun yan. Ako, may nang gaganyan sa ngayon. Tingnan lang natin. Ang problema niya pag ganyan. Ako kasi hindi ko iniisip yun. Kala siguro nila, may pinaplano mo sa mga to. Ginagawan ko ng masama. Parang hindi gumagat. Siguro, hindi nila alam. Hindi ko sa pinapakilaman. Hindi sa pa. Gawin ko lang yung dapat kong gawin. Sila nag-iisip ng ano-ano dun. Ganun tayo dapat. Amen? Kaya sinasabi ng Diyos to ngayon. Ang problema sa iba kasi, pag preach to ng mali, kaya iba, hindi pinipreach to eh. Kasi parang ang makikita mo dito, gagantihan siya ng Diyos, gagantihan ng Diyos. Parang masamay na isipan natin ng ganun yung matawa. Ah. Pag ang Diyos, pinagkatiwala mo sa Diyos, hindi yan masama. Kasi siya ngayon gagawa eh. Kunwari lang, si Mark, binubuli ni Stephen. So,
Anong gagawin mo? Kunwari lang. Anong gusto mo mangyari sa nag-bully sa'yo? Pag hindi ka maka-Diyos, hindi ka, minsan sobra naman eh. Masagasaan sana to ng train or something. Huwag na mo, bully-bully lang yun eh. Nadama yung kamatayan, ha? Kaya maganda dito, lagi natin sinasuggest tayo, ng mga bakla na yan, mga ganyan. Panalangin mo lang. Kasi ang Diyos ang gagante, ang Diyos, hindi naman siya sa sobra, kung sa sobra eh. Amen? So kung alam ng Diyos na hindi naman niya deserve yun, parang itong Damascus, hindi naman niya inuubos eh. So pag-pray mo lang, Lord, itong taong to ay parang pinag-iinitan ako ah. Diba? So ikaw na yung bahala sa kanya, Lord. Parang usahan niyo ba or what? Diba? Ngayon, pag sobrang ano talaga, katulad ng mga peste sa lipunan natin, yung malalaking malaki ang ano, kalokohan na katulad yung kabaklan yagi kasi malaki ang epekto niyan eh. May sabay pangit yung pwede natin panalangin sabay-sabay. Amen? Ano panalangin natin? Magka brain cancer yan ang laging ano eh, paborito natin eh. Kasi matindi yun, di ba? May hirapan pa siya. Tapos, may example pa siya. AIDS. Yan, AIDS. Pwede natin. Amen? Lord, sana agahan mo yung abutan pa ng mga bata ngayon na makita nila yan. Kasi pag hindi yan, kahit sabi din sa Bible, minsan pag masyadong yung judgment, matagal. Ang dami lalo mo yung biktima niyan. Amen? Ilang taon lang naman si Roderick Paulatis, si Dolphy, na hulls na husgan eh. Sabay spangit naman. Amen? Ang dami pinapahamak nun eh. Anong ano niya? Brain cancer, may tinatindi pa ba doon? Ha? AIDS nga yun. AIDS, maganda yun. Tatago na yan. This is the portion of them that spoil us. Amen? Yeah. Panghawakan mo yon, igagante ka ng Diyos. Huwag yung ikaw yung gagante. Tapos pag gumante ka, mali din. Masyado ka rin prideful. Kaya mo yun. Dinideclare na ng Diyos, this is the lot of them that rob us. Ninanakawan tayo. May pagdalagyan sa Panginoon yan. Amen? So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na maintindihan po namin, especially yung paliwanag sa bandang huli. So, hindi po kami nawa ay maging violenting mga tao, Panginoon, especially vengeful, kung saan kami po yung nilalagay namin, aming batas, aming kamay. Hindi po kami nawa ganun. Maintindihan namin, lalo, Panginoon, na intindi lang yung pinagkatiwala nyo sa amin, yung blessing. Ganun din po yung mga pagsubok. I-handle namin ito ng tama. Yung mga inokumpara dito, Panginoon, ang kalaban dito, yung Damascus, kung saan napakatagal na panahon. Ito po yung naging problema sa Kingdom of Israel and then Judah, and even sa Divided Kingdom. Nakita namin yung oppression nila. But I pray, tumuto kami sa inyo, magtiwala kami sa inyo. Imagine namin yung mga, ano namin yun, mga nangaapirin sa amin, nangaumpress. May panahon na kayo pong mag-rebuke sa kanila, paparasahan mo sila. Ito po yung maging pag-asa namin na therefore, tuloy lang kami sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At hindi kami may cripple, Panginoon, sa pag-iisip ng paano gaganti or something dahil hindi namin kailangan gumante. Kayo yung gaganti sa amin, dineclare nyo dito. Anong patutunguhan, kalalagyan at parusa, Panginoon, sa mga nangapi, nagnanakaw. So, yung tiwala lang kami sa as we continue this series, Panginoon, na pagpalayo lang yung bawat isa sa mga araw ng salita. Alam po, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen.